Para bigyan tayo ng update, kaugnay ng gumuhong tulay sa Luway, Bohol, makakausap natin ngayon live via Zoom si Luway Mayor Attorney Lahar Ayuban. Good morning, Mayor. Kamusta na po ba yung ano dyan, ginagawang rescue operations? Good morning po at sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Yes po, nag-ongoing yung retrieval natin ngayon. The divers are already diving po. Mayor, may dumagdag pa po ba sa bilang ng mga nasawi at injured sa nangyaring aksidente? Again po? Meron po bang dumagdag sa ating bilang ng mga injured at yung mga nasawi po dun sa ating aksidente? Awa po ng Diyos, wala po. Wala po. Oo. Ano po ba yung ginagawa po natin sa ngayon? Ano po ba yung lagay ng sitwasyon po dyan? Ongoing yung mga divers natin, we're still doing the retrieval operation where sana po, kasi yung 13 na vehicles na na-locate na, wala namang taong na-trap inside, but there are still unconfirmed reports that there are still two other vehicles, kaya yun yung sinesearch ng mga rescuers natin. Okay. Mayor, sa initial na investigasyon po ninyo, meron na po ba tayong pinupuntong dahilan kung bakit gumuho po yung tulay? We'll be conducting a formal investigation, but yung personal assessment ko is yung based din sa mga interviews natin, is yung load capacity ng tulay, hindi nakayanan yung load ng mga sasakyan. So yun po, no? Yung bigat po, no? Oo. Kung yes, luma, po, para right. Na po malinawan po tayo, no? Kung luma na po yung tulay, bakit pa po pinapayagan na dumaan yung mga truck po dito? Actually po, wala namang advisory ang DPWH na bawal madaanan yung tulay. In fact po, everyday po, ito talaga yung major national highway kasi dito dumadaan yung buses, yung jeepneys, yung lahat ng vehicles coming from the eastern portion and the internet portion of the province of Bohol. Kaya dinadaanan talaga ito. Ang problema lang kasi, yung time ng accident, nag-stop yung mga vehicles sa middle ng bridge and may isang mabigat na dump truck na hindi nakayanan yung load, kaya bumigay po. Okay, Mayor, sa ngayon po, nasa headquarters, nasa command center po kayo ng bagong bridge. Ano? Paano po ba ang adjustment po ninyo pagdating sa daloy ng traffic? Kung saan po dadaan yung mga tao? As of today po, hindi pa pwedeng madaanan. Kaya nag-detour po tayo papuntang Sikatuna, Lobok, Sikatuna, papuntang Tagbilaran. So, yung bridge lang, ayos na, pero yung approach ng both sides, hindi pa po ayos. Kaya yun yung tinatrabaho ng taga DPWH at saka na yung contractor. Okay, so tinitingnan po natin, no, gaano po katagal bago maayos ang tulay. At sa initial assessment po ninyo, sino po ba ang may pananagutan sa nangyaring ito? We'll give the official update po as soon as matapos yung investigation natin. Okay, maraming salamat. Luway, Bohol, Mayor Attorney Lahar Ayuban.